Alleluia, 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 Alleluia. Sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapid sila sa inyo na animoy tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit, nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni nang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, sabay-sabay po muna nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Wala hong pasok ngayon, kaya medyo special ang dami ng taong nagsisimba. Ngayon ay Miyerkules, ordinaryong araw, pero holiday. Kagabi po, Fourth Tuesday, ay ginanap ulit natin ang ating parish-wide formation. Yan po ay ating ipagpapatuloy ng mga susunod na buwan. Tuwing Fourth Tuesday ng buwan, meron tayong parish-wide formation. Hindi lang ito para sa mga servants, servers, ihos ng simbahan ng Quiapo. Ito ay open for all, para sa ating lahat. Ito ay panawagan upang palalimin pa natin ang ating pananampalataya, ang ating katesismo, ang ating kaalaman tungkol sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano-Katoliko. At kapag tayo po ay iniimbitahan, tayo ay tumutugon sa panawagan ng Diyos sa atin. Simple lang po yan. Kapag tayo po ay nakapagsisimba, ito'y isang malaking biyaya. Sapagkat nagagawa nating sundin ang tawag ng Panginoon sa atin. Napakahirap po yung gawin. Sa dami ba naman ng mga distraction sa paligid natin? Sa dami ng mga tukso sa paligid natin? Ngayon, walang pasok. Mas masarap yatang matulog ng mahaba-haba. O mamasyal na lang tayo. O mag-ikot-ikot na lang tayo. Pero kayo pong mga nandito ngayon, kayo po ay aking binabati. Sapagkat nagawa ninyong sagutin ang tawag ng Panginoon para sa atin. Palakpakan muli natin ang bawat isang nandito ngayon. Kapag tayo po ay nakapagdadasal,
para tayong si Abraham sa ating unang pagbasa. Kung babalikan natin ang ating unang pagbasa, ang ama ng pananampalataya, si Abraham. Makikita natin kung paano hindi rin naging madali para kay Abraham ang sumunod sa panawagan ng Diyos, iwan mo ang iyong bayan. At ikaw ay dadaling ko sa isang bayan. Hindi alam ni Abraham kung saan siya dadaling ng Panginoon. Ang dami niyang iiwanan. Ang dami niyang tatalikuran. Pero nagtiwala siya sa Diyos. Kaya ano ang ganti? Ano ang gantimpala, ang kapalit? Sabi ng Panginoon kay Abraham, nakikita mo ang dami ng bituin sa langit, ganyan magiging karami ang iyong lahi. Kaya kapag may isang bagay, may isang lugar, at kahit may isang tao na ninanais ng Panginoon na kailangan mo nang i-let go, kailangan mo nang iwan, kailangan mo nang tigilan, and I am sure, hindi gagawin ng Diyos ito kung hindi para sa ikabubuti mo. Pero pag ito'y nagawa mo, lagi kong sinasabi, huwag kang matakot. Huwag kang madamod sa Diyos. Walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Kung akala mo, yun lang, there is more that God can do and give to you. Hindi mauubusan ang Diyos ng something greater, ng something better for you every day. Kaya kapag ikaw ay nakakatanggap ng biyaya, kapag ikaw ay medyo gumiginha-ginhawa, huwag mong isiping maging madamot, kawawa ka. Akala mo yan lang. Akala mo yun na. Oh, you are completely wrong. Sapagkat araw-araw, pwede pang gumawa, pwede pang magbigay ang Diyos ng mas dakila, ng mas mabuti para sa iyo. Kaya huwag kang magiging sakim. Sapagkat sabi ng ating ebanghelyo ngayon, yung pagtugon natin sa Diyos, yung pag-oo natin sa Diyos, yung pagsunod natin sa Diyos, hindi sapat na ikaw ay nagpunta lang sa simbahan. Hindi sapat na ikaw lang ay lumuhod, nagkumunyon, nagbigay ng donasyon, hindi sapat. Ang sabi ng ebanghelyo, makikita yan sa iyong ginagawa sa kapwa. Ano ang naging bunga ng pagtugon mo sa Diyos? Ano ang naging bunga ng pagsisimba mo at pagdarasal mo? Yan ang hahanapin ng Diyos at dyan tayo susukatin bilang tunay na Kristiyano. Kaya sa pagpatuloy na misa natin, mga kapatid, as I also always share, the best way to be grateful is to be generous. Sa gawa, hindi lamang sa salita, tayo makikilala sa pagiging tunay na Kristiyano. Araw-araw, kagaya ni Abraham, huwag kang matakot, huwag kang madamot. Pag tinawag ka ng Diyos na magmahal ulit, na magpatawad ulit, na tumulong ulit, baka sabihin ninyo, baka lokohin ako ulit. Baka saktan lang ako ulit. Huwag kang mag-alala. Dahil kapag ang Diyos ang humatol, laging tapat, laging dapat ng paulit-ulit. At as I always say, walang tinawag ang Diyos
na pinabayaan niya. Maging Kristiyano, maging deboto, hindi lang sa salita, higit sa lahat, sa ating mabubuting ginagawa. Amen.